and welcome back to our YouTube channel. And today's vlog is all about Ikebukuro Tokyo, Japan travel blog. And syempre, kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlogs. Yun lang ang sasabihin ko eh. And syempre, bago tayo mag-start sa ating vlog for today ay kung saan tayo pupunta today is, alam na ang mga yare, pupunta lamang tayo sa Ikebukuro, pero iba ang aming sinakyan na train way. Syempre, ang sinakyan namin is from Utsonomiya to Oomiya. So, ang tawag dyan ay Oomiya sa pagsugat, pero pag ibinigka siya ay Oomiya siya. Oomiya is part of Saitama Ken o Saitama. Okay, perfect yan. At syempre sa paglalakad namin, nakita namin ito. Yan. Ang isang office space yan kung saan pwede ka magtrabaho sa loob niyan and per minute ang voyage dyan. O, isa ka lang sa cubicle. And syempre, lalabas na kami dito sa station na to para maipakita ko sa inyo kung ano po ang itsura ng Ikebukuro Station outside. De buwan taray. Okay, Ikebukuro ay magkadugtong po din ng department store ng Tobu Department Store. So, dyan kami bababa sa Tobu Department Store at pagbaba namin sa escalator ay diretso ng Tobu Department. Okay. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Ikebukuro o saan po nakikita ang Ikebukuro? Okay? Ikebukuro is, syempre, kasama po rin yan sa Tokyo, Japan. Okay? Ikebukuro is one of Tokyo's most dynamic and down-to-earth neighborhoods, full of fashion retailer, garments, and down-home cuisine and entertainment complexes. Ikebukuro station is one of the city's busiest transportation hubs, flanked by two huge department stores, Tobu and Seibu. Not far away is the area's most striking landmark, Sunshine City, a large urban theme park with aquarium, observation deck, restaurants, and hotels. Ikebukuro is home to plenty of art and culture, both traditional and contemporary. If you're looking for fun, food, and all hours energy, this is a place to be. Oh, di ba? Perfect yan. Dahil marami rin ditong pumupuntang mga kabataan, yung mahilig sa mga fashion, food, and garments, talaga namang makikita nyo dito sa Ikebukuro. Okay, perfect dito, natambayan nating lahat dahil dito nyo makikita kung saan pwede kayong mamasyal, mag-lamyerda, lamyerda. Siyempre, kasama ito sa pinaka-pinupuntahan na parts ng Tokyo. So, dito ang pinili namin na i-vlog sa inyo dahil alam ko na marami po tayong makikita rito na mga kung ano-ano na pwede kong ipakita sa inyo. Okay, yung mga tips na pwede nating makita dito sa Ikebukuro ay latest entertainment of Ikebukuro's landmark building, Sunshine City. Papakita ko rin po sa inyo kung saan makikita ninyo ang loob ng Sunshine City. Okay, kung hindi man ngayon, sa susunod ba natin mga vlogs, papakita ko sa inyo kung ano po ang nasa loob ng Sunshine City. And syempre, isa pa sa mga tips na makikita nyo po dito sa Ikebukuro ay ang exploring specialty stores dedicated to anime, manga, and internet culture. Okay, isa pa sa mga tips ay get into music, arts, and culture in around Ikebukuro, Nishiguchi Park. Okay, isa din yung mga park sa Nishiguchi, makikita nyo rin dito sa Ikebukuro. Perfect yan! Okay, how to get there? Napakadali lang po pumunta sa Ikebukuro. Marami pong way para pumunta kayo doon. Pwede rin po kayo pumunta galing sa Utsonomiya, papunta sa Tokyo Eki. At meron pong ordinary train doon na pwede kayong sumakay ng papuntang Ikebukuro. At pwede rin naman kayong from Utsonomiya at
papunta kayo ng Oomiya City, then doon naman kayo sasakay ng Ikebukuro. Kung saan galing kayo sa Saitama or sa mismong Tokyo papuntang Ikebukuro, pwede po kayong pumunta ng papunta talaga sa kanilang station. Ikebukuro Station is on the JR Shonan Shinjuku and Saikyo lines, the Friday Tobutojo and Seibu Ikebukuro lines, and Tokyo Metro's Marunouchi, Oyora Kucho, and Fukutoshi lines. Pwede rin po kayong sumakay doon. Perfect yan. Okay, ang pagpunta sa Ikebukuro ay hindi ganun kahirap dahil madali lamang pong mapuntahan ang kanilang station. At paglabas mo ng station, mismo sa labas ng station, makikita nyo ang mga pwede ninyong pasyalan na lugar. Kaya perfect dito sa Ikebukuro. Okay guys, ipapasyal ko naman kayo sa kabilang side ng Ikebukuro. Siyempre, kung saan makikita ninyo ang west side ng Ikebukuro. So, galing tayo kanina doon sa east side ng Ikebukuro. So, pupuntahan muna natin ito sa west side ng Ikebukuro. So, dito sa west side ay iba naman ang mga style ng kanilang mga kainan doon at saka ng kanilang surroundings doon. Okay, pag sinabi mong dark side, nandoon po kasi yung mga tinatawag nating mga bars, mga clubs. Diyan po makikita sa west side ng Ikebukuro. So makikita niyo maraming tindahan, maraming kainan, at maraming clubs. Kung ano-ano pong mga clubs ang makikita ninyo dito sa west side ng Ikebukuro. Doon naman po sa kabila is yung mga buildings naman po kung saan iba naman matataas na building naman doon sa kabila. Kaya iba po yung parts dito at saka iba din ang parts sa kabila. Okay? Okay, dito niya rin po makikita yung mga kainan na talaga namang izakaya style talaga siya. And nandiyan po talaga yung puntahan din ng mga adult o yung mga medyo hindi na sila bata. Okay, dyan kayo pwedeng pumunta. So makikita nyo po, maganda naman siya at malinis naman siya. Yun nga lang po, marami talagang mga ilaw-ilaw dito siguro sa gabi. Kasi hanggang hapon lang kami nakarating dito. Pero dito nyo makikita yung pinakamaraming clubs, kainan, bar, nakagaya din po sa Akihabara na nakita natin last time. So, ganyan po ang itsura niya. Ngayon po, wala pong masyadong naglalakad dito dahil alam niyo na po kung ano nangyayari sa ating Earth. Kaya wala pong masyadong maraming tao. Kaya dito po ay medyo silent type ang mga tao dito. Okay? Sa kabilang side, sobrang maraming kabataan doon sa malapit na sa Sunshine Building. So, dun natin makikita sa susunod nating vlogs kung ano po naman na makikita natin sa kabilang side ng Ikebukuro. So, sana po ay nag-enjoy po kayo dyan. And sana po ay nailibot ko po kayo sa Ikebukuro sa kabilang parts. And next vlog naman natin ay papakita ko sa inyo ang pinakamasayang lugar kung saan nandoon sa Ikebukuro din. And thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!